Tumayo po ang lahat. Ito ang lingkod na tapat, maaasahan sa lahat. Ang Diyos sa kanya'y nag-atas, na tumingin at lumingap sa mga giliw niyang anak. O San Jose, O San Jose, nakilang esposo ni Maria. O San Jose, O San Jose, ika'y lingkod na tapat. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na buhay, sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay dakilang kapistahan ni Señor San Jose, kabiyak ng puso ng mahal na Birhen Maria. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinadulugdan niya. Pinupuri ka namin, sinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Heso Kristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa nag-aalis ng mga
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kalangang Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Ama naming makapangyarihan, ipinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan, anong ito ay simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan, kakundangan sa kanyaring panalangin, sa pangalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak, at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pag-ibig mo poon, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Iyong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili
sa Kanya ang tipan. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos. At sa gayon, siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos. Tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat, ganito ang nasusulat. Ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumilikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nananalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Purihin ang poong mahal, ang aking niyang kabutihan. Mapalad ang tumatahan sa templo ng poong banal, nagpupuring walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pagkasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David,
Huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglilihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganak siya ng isang lalaki at ito'y panganganlan mong Hesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising susi, sinunod niya ang otos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Ngayon ay dakilang kapistahan ng kabiyak ng puso ng mahal na Birhen Maria, si San Jose. Si San Jose o Yosef ay nakatakdang ikakasal kay Santa Maria. Ngunit bago sila ikasal, natagpo ang nagdalang tao na ang mahal na Birhen Maria dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. Itong pagiging kabiyak ng puso ni San Jose ay isang pagtanggap ng kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay isang pagtupad ng pangako na iligtas ang lahat ng mga nananalig sa Kanya. Kaya po sa ating unang pagbasa, sa ikalawang aklat ni Samuel, Kapitulo 7, verso 4 hanggang 16, ang pangako ng Diyos na iligtas niya ang kanyang bayang Israel ay ang pagtupad nito na magkaroon ng tirahan o puok dalanginan na kung saan ang lahat ng tao ay doon masintro sa pagkupurit, pagkupugay, pasalamat at manalangin sa Diyos na si Yahweh. Kaya si Nathan na isang propita nagsasabi kay David na nagnanais na magtayo ng templo na hindi siya ang magtatayo ng templo bagkos ang inaatasan na magtatayo ng templo ay ang kanyang anak na si Solomon. At sinasabi pa sa isang pangako na magiging matatag ang kanyang kaharian at hindi lang ang kanyang kaharian, ang kanyang lahi. At nagiging matatag nga dahil ayon pa sa Salmo 88, dahil sa pag-ibig ng Diyos. At itong katatagan ng pangako ng Diyos ay hindi nagdepende sa Torah. Ang Torah, ito yung batas, ito yung kautusan. Ito yung nilalaman ng limang aklat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros at Deuteronomio na kung saan naroon ang kautusan na dapat isabuhay at ayon pa sa mga Hudyo sa kalang tradisyon, ito ang magliligtas. Sinasabi sa sulat ni San Pablo sa Taga-Roma, Kapitulo 4, verso 13 hanggang 22, na hindi dahil sa batas o kautusan o Torah, bagko sa pananalig, maligtas ang tao. Kaya itong kaligtasan ay pananalig sa isang ipapanganak na Mesiyas. At ito yung ating tingnan sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 1, verso 16 hanggang 24, na kung saan ang kapanganakan at ang pagpapatibay ng tipan at ang katuparan ng pangako ng Diyos ng pagliligtas ay hindi lang na ipinanganak ang ating Mesiyas, ang ating Panginoong Hesus Nazareno kay Mahal na Birhen Maria,
nangangailangan ito ng partisipasyon ni San Jose sa kanyang katapatan, sa kanyang pagsunod sa Panginoon, ay nagkaroon tayo ng kaligtasan. Salamat sa katapatan, salamat sa buhay na kakaiba ni San Jose, kaya tinuturing siyang matuwid. Ayon pa sa tradisyon, na ngayon sa kapistahan ni San Jose ay dapat nating pagnilay-nilayan ang tradisyon. Ayon pa sa tradisyon, ipinanak si San Jose noong 90 na taon bago ang ating Panginoong Hesus sa Bethlehem. Siya ay namatay noong 20 ng Hulyo taon 18 sa panahon ng Panginoon. Siya ay isang karpintero o tikton. Mabasa natin sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 13, versikulo 55. At itong karpintero, matibay po ang kanyang buhay. Umabot siya ng 111 na taon. 111 years sa pagkamatay niya. Kaya siya'y namatay. Naroon ang ating Panginoong Hesus. Naroon ang mahal na Birhen Maria. Isang masimbolo na kamatayan. Kaya sinasabi pa si San Jose ay patron sa lahat ng gustong mamatay ng happy death. Kamatayan na maayos. Kahit na siya'y sa lahi ni Haring David, ngunit ordinaryo lang siya na karpintero, kaya ang kanyang naalay noon sa kanyang pag-alay sa Panginoong Hesus sa templo ay 2 kalapati na mabasa natin sa aklat sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 2, Verso 24. Siya ay matuwid at siya ay nangangalaga ng ating Panginoong Hesus. Nagpahayag siya ng kanyang katapatan at pagdipinsa sa Panginoon. Mabasa po natin yan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 2, Verso 48. Kaya tinatawag siya na Nutritor Domini, isang tagapangalaga at tagapaghubog ng ating Panginoon. Kaya noong 1889, si Papa Leo XIII ay nagpalabas ng isang dokumento na tinatawag na Quamquam Pluriis upang si San Jose ay gawing patron ng buong simbahan. At sinunda naman ito ng iba't iba pang mga dokumento na pagkatapos noong pinalabas ni Papa Pio IX na si San Jose ay patron ng simbahan at Papa Leo na ang magpanalangin para sa buong simbahan, ang ating Santo Papa na si Papa Francisco ay nagpalabas ng isang dokumento na Patris Cordi. Patris Cordi ibig sabihin sa puso ng isang ama, sapagkat nasa kay San Jose ang pagiging tunay na ama. Hindi lang siya nangalaga ng batang Hesus, nagbigay rin siya ng proteksyon at pangalaga sa mahal na Birhen Maria. Kaya dahil dito, narapat lamang na siya tawaging patron ng buong simbahan. Kaya kung tingnan po natin ang ginawa ni San Jose, tama yung sinasabi ng ating Santo Papa, naging santo na si San Juan Pablo II sa kanyang dokumento Redemptoris Custos o ang pangalaga ng tagapagligtas, na kung saan si San Jose
ay tunay na may puso ng isang ama. Hindi man siya ang tunay na ama ng Panginoong Hesus, pero sa kanyang puso, siya ay higit pa sa isang ama, sa kanyang pangalaga, sa kanyang pagbibigay ng proteksyon sa batang Hesus. Isang mabuting halimbawa para sa lahat ng mga magulang na ang ipinanganak na ninyong mga anak ay dapat iluwal din sa inyong mga puso. Upang sa pagluwal sa inyong mga puso na inyong mga anak, ay inyo silang mahalin at pagbigyan ng tunay na kinakailangang pagkalinga, paghubog, proteksyon, pangalaga, at edukasyon. Dahil kung titingnan lang sa inyong pagiging ina at ama, dahil kadugo o pinanganak sa inyo, hindi makikita ang pag-ibig. Kung iluwal o pinanganak siya sa inyong mga puso, bawat anak, bawat mga kabilang sa inyong pamilya ay minamahal at minamahal ng tunay. At kung minamahal ng tunay, gaya ng pagmamahal ni San Jose sa ating Panginoong Hesus nung siya'y bata pa, at nagtuturo ng ating Panginoon paano mamuhay bilang isang tikton o karpintero, ang mga magulang din ay magkaroon ngayon ng isang tunay na paghubog, hindi lang sa pangalaga ng panibagong henerasyon na mga anak. Nakakaiba nung unang panahon sapagkat ipinanganak sila sa teknolohiya, panibagong mga gadgets at panibagong mga paraan at mga pag-isip na hindi ito nagkaroon ng isang tunay na gabay para sa buhay na may saysay o buhay na may kabuluhan. Ang ginagawa ni San Jose ay isang magandang halimbawa, kaya tularan natin siya. Sa ating pagtulad sa kanya, tama lang na kanyang ipinapahayag ang isang pagiging tunay na ama at kabiyak ng mahal na Birhen. Tunay na ama na nagsasalamin ng ating Diyos na siya ang ama sa ating lahat. At tunay na pag-ibig at pagmamahal sa mahal na Birhen upang ang lahat ay mamuhay sa pag-ibig na magsasalamin na ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig na hindi po lumayo sa atin, hindi naglalagdag ng mga makasalanan bagkos siya'y humihimok pa upang tayo mapas sa kanya dahil ang kanyang pag-ibig ay dakila. Ang kanyang pag-ibig na nasalamin ni San Jose ay isang pag-ibig na tunay, na dalisay, na dapat tularan ng bawat isa. Lalahanin natin ang ating pagdalaos sa kapistahan, dakilang kapistahan ni San Jose na kabiyak ng mahal na Birhen Maria, ay kapistahan din ng ama-amain ng ating Poong Hesus Nazareno. Kaya purihin po natin si San Jose, atin pong palakpakan ang si San Jose na siyang tunay na halimbawa sa isang tunay na ama, upang ang lahat ng mga magulang ay tunay na mga magulang na nagsasalamin din ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Minamahal ko mga kapatid, kasama ni San Jose na isang lalaking marangal at may dakilang pananampalataya, ilapit po natin sa Ama bilang isang pamilya ang lahat ng ating kahilingan at atin pong itutugon, Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangilangan, nagtitiwala kami sa iyo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang simbahang naglalakbay,
naway humikayat sa mga tao sa ganap na pagpapanibago ng kanilang buhay kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo sa salita at gawa. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Tulad ni San Jose, ang mga pinuno ng pamahalaan naway hindi mabigo sa kanilang tungkuling pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga mag-asawa naway magsama ng may pagkakasundo sa pamamagitan ng tiwala at pag-unawa sa isa't isa. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nangangalaga sa mga may sakit, mga matatanda, mga may kapansanan, mga nangungulila o namimighati, naway palakasin sa kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Sa pamamagitan ni San Jose, ang mga namayapa ay magtamasa ng walang katapusang kapayapaan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, sa iyong ganang loob at sa pamagitan ni San Jose, ipagkaloob mo ang aming mga hinaing dala ng aming panampalataya. Narinig namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kapatid upang paghain natin namin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamika, ang inasahang paglilingkod ni San Jose sa iyong anak ni sinilang na mahal na Birhen Maria, ay siya rin nawang maganap sa aming paghahain. Naluubin mong magawa namin ng may malinis na puso sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng Kapangyarihan, tunay marapat ni kayo aming pasalamatan ngayong dakilang kapistahan ni San Jose, ang kabiyak ng puso ng mahal na Birhen Maria. Nilob mong magpakasal kay Mariang Birhing Mahal, isa nusing maasahan sa panagutan,
upang may amang lumingap sa angkang kinabilangan na iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, sinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para kanila si San Jose naghanap buhay. Kay kisa namang hiyan sisiawit ng papulit ng ulang humpay sa kalangitan, kami nagumingi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpalaang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Magsiluhot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu yung banal, makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan, paglalas, pagkamatay, tuloy pagkabuhay ng anak. Itinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kapaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo napatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na Malabirhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Luis Reyes de Malia, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pamitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang lungod sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang kakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. San Jose, ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin ang samo namin, sa iyo naway dinggin. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat-dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. O San Jose, ikaw ay tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin ang samo namin, sa iyo naway dinggin.
Akayin mo kami ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat dapat kay Jesus iyong sinisintang anak. Kay Jesus iyong sinisintang anak. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ika-apat Lenten Recollection sa darating na March 21, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jonathan Noel Mojica, ang ating pong parochial vicar. Maraming salamat po. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkang nagalak sa ilikilang kapistahan ni San Jose ay iyong pinapakinabang sa banal na pagkain sa iyong hapag ay lingapin mong lagi at naglihin mong tumanggap ng iyong kaloob sa mitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistiyahin narito sa loob at sa labas ng dambana ng itim na sa inyo kami na-ugnay sa mitan ng live streaming sa iba't ibang social media at takus-pusting sa iba't ibang paraan naway ang inyong panalangin ng ginang pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng nasamang nabigyan ng tulong at donasyon sa QUIAPO Church. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kilagi ng pong Jesus Nazareno. Babaon po sa misang ito. Gaya ni San Jose, naway tayo nagiging matapat at sa lahat ng bagay isinasapuso natin hindi sa mga salita bagko sa gawa. Ngayon po ang kumbas-bas. Mangyari po lamang itaas bagay ang mga bagay-bagay ito basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Niagmasan ng cross ang walang malo na pag-ibig ang Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan yung kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta naman nila ang katugunan tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan ni po ninyo ang malaming imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Sa pangitan ng binisyon ito na may mahalan ang pangako ng sabinyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayan ko pipaan pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Jesus Nazareno.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin.